Ayun guys, welcome back ulit. Ngayon, ituturin natin yung ating vlog tungkol dito sa ating printing business. Ayun, i-share ko na sa inyo para magka-idea kayo. Ayun, bago natin i-discuss kung magkano yung presyuhan ko dito, gusto ko munang gumawa ng disclaimer. Disclaimer, ito ay para lang sa akin. Nag-search ako sa YouTube kung paano mag-price ng ganito, mga photocopy, ng print, ng scan. Wala akong nakitang nagbigay ng price doon. Hindi talaga sila nagbibigay kasi marami tayong dapat i-consider sa pagpa-price ng ating ganitong business. Itong price ko ay pwede nyo lang gawing guide. Pero huwag yung gagayahin totally kasi depende pa rin yan sa lugar ninyo. So ngayon guys, dako na tayo dito sa ating price. Ito yung printin ko, di ba? Dinikit ko na siya dito. Okay, sa photocopy, black and white na short, ayan, 3 pesos yung short. Sa long ay 4 pesos. Bakit? Long ay mahal kasi ang hirap mag-photocopy. Pero sa totoo lang, kaunti lang yung diferensya ng typewriting na long sa short na typewriting, yung price nila per rim. Siguro wala pang 10 piso yung diferensya nila. Pero mas mahal yung long sa akin. Siyempre, sa paghaba ng typewriting, sa pagdami ng ink na mako-consume, tapos ang hirap niya pang isalpak dito sa ADF. Ito yung ADF, guys. Ma-effort mag-photocopy ng long dito sa aking biniling printer. Kaya kayo, kung bibili kayo ng printer, maghanap kayo ng may long. At siyempre, hanapin nyo yung mas madaling mag-photocopy. Ito kasi dito siya sa ibabaw. Mas maganda sana kung dito sa ano, dito sa scanner mo ilalagay yung long. Kaso dito sa scanner, hanggang A4 lang pa siya. Pag long, dito na. Tuwa pa naman ako kasi may long, pero ang hirap pala niya mag-photocopy ng long. Lalo na kung gutay-gutay. Sa back-to-back na photocopy, short 4, ayan, baliktarin yun guys, sa long 7 pesos. Kasi nakaless na tayo dito ng typewriting na piso. Kasi kung ibibenta ko yung typewriting ko, piso. So photocopy guys na short ay 5 pesos ang singil ko. Tapos pag sa long ay 7 pesos per page. Ngayon dito tayo sa print. Pag text ang pinaprint nila, black and white, syempre text yun, 7 pesos per page. Sa colored, may counting kulay, 7 pesos per page. Kasi minsan, pinapaano nila, may counting picture dito, tapos may text, ayan, 7 pesos yun. Tapos with picture, image, full page yun, may picture na siya. Kung image, full page, 10 pesos yun. Depende pa rin sa consume ng ink. Pag hindi masyadong dark, kung light lang ang kulay, binababaan ko yung singil ko, 7, 8, 9, ganyan. Tapos kung picture na maliit lang, 2 by 3 inches lang. Tapos isang piraso lang, maliit lang dito. 5 pesos minimum guys. Kasi dito nga, di ba, sabi ko nga may reset ito. Kada daan ng typewriting doon para mag-print, nagka-count yun. So dapat may minimum kang price kada print. So sa akin, 5 pesos. Black and white na text, 5 pesos. Picture na maliit, 5 pesos. Ayan guys, dito naman tayo sa 5 pictures more than half page. Ibig sabihin, 5 picture, magkakasama sa isang typewriting. Pero kung susumahin mo, ay more than half page yung makukonsume niya sa isang typewriting. So, ang price ko doon, 8 to 10 pesos. Depende pa rin sa ink. Pag sobrang tapang ng ink, ay 10 pesos. Pag mga light-light lang, ay 8 pesos. Tapos, dinadagdagan ko yun pag ako pa magle-layout. Ipapasa lang sa'yo ng customer yung picture via messenger, via bluetooth, o share it. Ikaw pa magle-layout. So, sa layout, nagdadagdag ako ng 5 pesos kasi matrabaho yun. Siyempre, depende pa rin sa dami. Minsan naman, 5 pesos na kahit gano'ng karami kasi namamahalan na sila. 13 to 15 pesos ang dagdag ko. Depende pa rin kung sila na ang nag-search, pag ako pa ang nag-search, pag naka-layout na guys, isi-send na lang sa akin ng customer yung kanyang na-layout. Ayan, ang sisingilin ko na lang sa kanya, yung mismong print na lang, 8 pesos na lang, hindi nakasama yung layout. Tapos ako'y tumatanggap din ng typing, nakakapaggawa din ako ng typing sa cellphone. Kaso, mas maganda pag tumatanggap kayo ng typing, doon kayo gumawa sa laptop. Kasi mas madali doon. Kasi sa cellphone, maduduling ka talaga. At ang hirap niya talagang, nag-zoom in, zoom out sa cellphone. Sa typing, depende pa rin sa dami. Ako ay gumawa ng typing ng nung gumagawa ng aluminum. So, siningil ko siya ng 100 pesos kasi yung kanyang typing may mga kasamang mga bintah na drawing. So, nag-insert lang ako ng sheet doon. So, medyo mas mahirap siya kaya 100 pesos yung siningil ko. Pero kung ordinary lang na type, katulad nung pinatype sa akin nung sa Liga, ayan, 15 pesos lang ang siningil ko sa typing kasi konti lang character yun. Tapos sa research, dahil tayo may internet connection, minsan silang nagpapasearch sa akin, 2 pesos minimum, depende pa rin sa dami. Minsan piso, kasi napaka-effort talaga na ikaw pa ang mag-search na mga assignment nila. Minsan nga guys, may time na ibibigay na lang nila sa akin yung mismong module, tapos ako na ang mag-search nung mismong activity ng bata, di ba?
Kaya dapat maglaan tayo ng price para sa pag-search. Diyos ko, bago mo pa mahanap doon sa Google, yung mga dapat mong i-search. Parang ikaw na rin yung ano, estudyante. Kaya dati hindi libre sa akin ng mag-search. Ngayon hindi na. Kasi parang ginawa na nilang habit na dadali na lang dito, ipapadala na lang ng magulang yung mismong module. Tapos papakita na lang nila. Ganito po kalaki dapat yung picture. Tapos tatlo po. Tapos ito po yung isi-search nyo. Ako naman si search, minsan naman hindi naman makita doon sa Google yung lahat. So, ang dami ko pang words na kailangan i-search. Minsan, pag Tagalog yung kanilang activity, ini-English ko pa. Baka sa English, may ma-search tayo doon. So, di ba? Ako ang nag-i-effort doon para sa kanila. So, naniningil tayo ng search. Sa scan ay 15 pesos per scan ang singil ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pricing doon sa bayan. Ginaya ko lang. Hindi ko na siya dinagdagan. 15 pesos. Siguro dahil nagka-count din yung scan. Ayan. So, ako guys ay tumatanggap din ng customized na invitation. Ayan ang harina. So, ako guys ay tumatanggap din ng customized na invitation. Magsasend lang sila sa akin ng picture ng my birthday. Minsan nga 7-7 sa 7th birthday ng bata. Marami doon mga pangalan. Mga 7 candles, 7 chocolate. So, doon ang singil po ay 15 pesos. Ang size nun ay 3.5x5. Nasa photo paper yon. May photo paper sadya ako para sa invitation. So, nandito siya. Naka-touchy case. Attorney lang. Ayan. Marami akong biniling ano, photo paper sa Shopee. Ayan, mga Kodak. Meron dito ang ano, sticker. Parang ano siya, dumidikit siya. Pwede siyang gawing pangalan ng bata tapos ididikit sa notebook. Ayan. Paubos na nga siya eh. Kasi, di ba, maraming nagpagawa sa akin ng resizing ng vaccination card. Ito kasi yung ginagamit ko. Tapos, meron din ako dito. Ayan. Ito guys, matigas to na parang typewriting. Ito ay ginagamit sa mga calling card. Pero, nung pag may mga election sa school ng mga bata, ito yung ginagamit nilang parang pinamimigay sa mga eskwela. So, kaya meron ako ni Nuari, Lizel Dumdum for President. Dito ko piniprint kasi pag dito, masyadong mahal sa photo paper. So, marami ako dyan guys. Ito pa oh. Ayan. So, dito rin ako guys nagpiprint ng Rush ID picture. Yung 2x2 at 1x1 na inilalagay doon sa mga biodata. O kaya, pag may hinihinging requirements sa mga bangkuhan, yung lending. So, dito ko siya piniprint. Kaso, hindi ganun kaganda yung quality katulad sa mga Fujifilm ha. So, hindi ganun kaganda yung resolution niya. So, tsaga-tsaga lang. Bago ako tumanggap ng ganun, pinapakitaan ko muna yung customer ng sample. Para naman hindi sila mag-expect ng result nung aking pagpiprint dito. Kasi yung aking printer, hindi naman talaga siya pang photo paper, kundi pang typewriting lang. Pang papel lang na ordinary. So, hindi siya katulad sa mga Photoshop talaga. So, dito meron tayong example ng computation. Kunyari, 5 picture more than half page. Ayan, 10 pesos ang singil ko. Tapos ako pa mag-search ng 5 picture na yon. So, mag-a-add ako ng 5 pesos. Tapos ako pa mag-layout. So, mag-a-add ulit ako ng 5 pesos. Total, 20 pesos. Pinapaintindi ko sa kanila at nakikita rin naman nila kung gaano ko katagal ginagawa yung pinapiprint nila. Hindi lang naman ito basta na sinabi nila, nandiyan na, ipiprint na lang. Hindi. Sobrang tagal na nauubos kong oras sa ganito. Kaya dapat matumbasan ng price yung oras na nauubos ko dito. Kasi kung tutuusin, mas marami akong pwedeng gawin sa nauubos ko sa ano. Kung ayaw ninyo yung price ko na ganun, try nyo sa iba, baka mas mahal pa. Alam nyo dati guys, nung hindi pa uso yung mga ganito, siguro meron palang ilan ang nakaka-afford. Ako hindi ko pa afford kasi wala pa akong tindahan dati. Ito nga pala ay katas ng sari-sari store ko. So nagkaroon ako niyan dahil sa sari-sari store ko. 25 pesos ang singil sa akin nung elementary pala yung bata ko. Dalawang picture lang 25 pesos guys. Siya ang nag-search, siya ang nagpatas lang dalawa laang mga letter N, nagsimula sa letter N, ganyan. Natatandaan ko talaga guys, 25 pesos. Kaya ako hinayang na hinayang. Dalawang page, 50 pesos ang binabayaran ko. Sabi ko, ang laki pala ng presyohan ng ganun. Kaya sabi ko, pag ako nagka-pera, bibili ako ng ganyan. So ngayon, hindi na namang problema yung anak ko sa pagpiprint. Kahit sila ay late na matapos sa activity nila at kailangan silang mag-iprint, ay nakakapag-print sila. So yun nga lang, sobrang arte ng mga anak ko. Ang daming minsan nilang reject. Makikita ko dito pag sila na nag-print, ang daming nakatambak dyan na rejects. Dahil ano sila, walang gusto nila, perfect. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood. So, pasensya na kay Sis RB kung natagalan itong aking vlog tungkol dito. Alam kong gusto mo rin magkaroon ng ganito. At sa mga gustong magkaroon nito ay push nyo na yan. Dahil lagi nyo itong mapapakinabangan. Laging kailangan ng photocopy kahit saan. Kahit kayo mismo,
Di ba? Lagi niyong kailangan ng photocopy. Huwag niyong sabihin hindi. So hanggang dito na lang guys sa video ito. Salamat guys sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Zeldongdong. Salamat guys. Ingat. Happy selling. God bless. Bye-bye.